Hello guys, this is Sir Mars and you are watching Lectures ni Sir Mars. So in this video, I am going to talk about one of the conic sections and that is the parabola. So this is still under sa ating subject na analytic geometry. So what is a parabola? So a parabola is a conic section created when the cutting plane is parallel to the side of the cone. So we have here different types of conic sections. So we have a circle, an ellipse, we have also a parabola and a hyperbola. Okay? So mangyayari guys yung circle kapag yung ating cutting plane is parallel to the base of the cone. Mangyayari naman yung ating hyperbola kapag yung ating cutting plane is perpendicular to the base of the cone or that is parallel to the axis of the cone. Mangyayari yung parabola kapag yung ating cutting plane is parallel to the element to this side ng ating cone ito. So kapag parallel to this side yung ating cutting plane, ang ating magiging result ay parabola. And ellipse naman kapag oblique, ibig sabihin walang sinusunod na parallel or perpendicular. So kapag naka-oblique, no, at any angle about the axis or about the base, no, yung ating cutting plane. Okay, pero anyway, yung ating topic lamang ngayon ay parabola. Okay? So again, mangyayari yung parabola kapag parallel sa ating side ng cone yung ating cutting plane. Okay? So again, no, ulitin lamang natin, no, the parabola is formed when the cutting plane is parallel to the side of the cone. The circle is formed when the cutting plane is parallel to the base of the cone. The ellipse is formed kapag oblique, no? And kapag hyperbola naman, it is formed kapag perpendicular to the base of the cone. So let us now proceed to the parabola. So again, the topic in this video is the parabola. Take note that the parabola is the locus of point that moves such that its distance from a fixed point called the focus is always equal to its distance from a fixed line called the directrix. So yung parabola natin na curve dito guys is ito, no? Ano ko lang, mamarkahan ko lang. Itong curve na to, ang tawag natin dyan ay parabola. So yan lang yung curve natin dito. Yung ibang nakikita nyo ay mga parts lamang ng parabola. So yung una natin dapat malaman dito is that yung vertex ng parabola. So yung vertex ng parabola is eto. So tatawagin natin siyang vertex, no? And then yung distance ni vertex papunta sa line sa likod, which is ang tawag natin dito is directrix, okay? Yung distance niya ay A. And take note from vertex papunta sa loob ng parabola, okay? Dito yun, okay? A na distance is tatawagin natin siyang focus. So again, no, mula sa vertex papunta sa likod ng parabola, meron tayong line doon and that is directrix. And mula sa vertex papunta sa loob ng parabola, yung ating line, yung distance na yun ay A pa din, no, pareho lamang sila ng distance guys, no. So ang tawag natin dito ay focus. Okay, tapos itong line na to na nakikita natin, itong X ay tinatawag nating axis of the parabola. Balikan muna natin yung definition ng parabola. Sabi kasi sa ating definition, it is the locus of point that moves such that its distance from a fixed point called the focus is always equal to its distance from a fixed line called the directrix. So ito yung mangyayari guys, no? So kahit saan daw na point ng ating parabola, yung distance niya papunta sa directrix is equal to the distance papunta sa focus. So for example, itong point na to. So kung itong point na to, since part siya ng ating parabola, yung distance niya papuntang directrix ay D1 and take note that distance is equal to this distance papuntang focus. Ito yun, no? So again, D1 is always equal to D2. For example, another point, dito sa vertex, di ba? Yung ating vertex is part siya ng ating parabola. So distance niya papuntang directrix ay A, which is equal siya dapat to the distance ni vertex papuntang focus, which is another A. Okay? So, ayun. So, that is the property of the parabola. So, yung distance ng kahit saan ng parabola papuntang directrix is equal to the distance papuntang focus. So, ibig sabihin guys, no, for example, here in this point, ito yun, or dito na point na lang, okay? So, dito na point, papunta dito sa my directrix, that is 2A, kasi nga A plus A is equal to 2A, and distance papunta dito sa point na to papunta sa focus is also equal to 2A, kasi nga, dahil yan sa definition ni parabola, okay? So, ang tawag natin dito guys, itong line na to na dumadaan sa focus, so ang tawag natin dito sa line na to na dumadaan sa focus, and
perpendicular to the axis. Ito yung ating axis, no? Itong line na to. Ang tawag natin sa line na yan ay latus rectum and it is equal to 4a, no? Kasi nga 2a man ito, tapos 2a din to, so 4a yung ating total length ng latus rectum. So let us now proceed sa ating mga equations ng parabola. So meron tayong dalawang form ng equation ng parabola. So we have the standard form and the general form. So ano ba yung standard form? Ano ba yung general form? So yung ating standard form is in this form. That is y minus k squared is equal to plus or minus 4a multiplied by x minus h. And or pwede ding maging ganito, x minus h squared is equal to plus or minus 4a multiplied by y minus k. So take note guys, kapag ka ito muna tayo ha sa una, okay? Kapag ka yung y yung naka-squared, no? Yung ating y dito is yun na naka-squared. Kapag ka yung y yung naka-squared and yung x ay naka-first degree. Ibig sabihin guys, no, second degree itong ating equation, no? Kasi this is a parabola, no? Naka-curve kasi ito. So second degree yung ating equation. So kapag ka si x yung ating first degree, take note, naka-open dapat siya sa x axis. So it's either naka-open to the right or naka-open to the left. Kasi nga si x yung ating first degree. Okay? So take note, ang titingnan nyo guys is kung sino sa dalawa, si x or si y, yung naka-first degree. Kasi ibig sabihin, no, malalaman mo kung saan nag-open yung parabola. No? It's either opening to the right or to the left kung x yung naka-first degree. Okay? So kapag ganito, no, sa ating second na form, sa standard form, no, si y dito yung ating naka-first degree. So, ibig sabihin nito guys, it's either nag-open yung parabola upward or downward. Yun yung ating standard form. So, take note, gagamitin natin to lagi na standard form, no, kasi dito sa standard form, dito natin makukuha yung vertex at saka yung distance na a, no. Kapag ka na-solve mo guys yung ating equation ng parabola into this form, then makukuha mo yung vertex, no, kasi yung vertex natin, yung kanyang coordinate ay HK. So yung vertex natin, yung kanyang coordinate ay HK. Tapos yung A na nakikita natin dito, that is yung distance from vertex papuntang focus. So dito na tayo ngayon sa general form ng ating equation ng parabola. So yung general form ay ito, that is y squared plus by plus cx plus d equal to 0 or x squared plus bx plus cy plus d equal to 0. Okay, so ano yung difference ng dalawang ito? So take note guys, no, kapag ka, sabi ko nga kanina, kapag ka si y yung naka-second degree, kung naka-second degree si y, si x dito ay naka-first degree. Kasi take note na kapag equation ng parabola, isa lang dapat na variable yung naka-second degree, tapos yung isa is automatic, naka-first degree lang. So kapag ka naka-second degree dalawa guys, no, hindi yun parabola. Dapat isa lang yung naka-first degree and yung isa is naka-second degree. Okay? So kapag ka is dito sa case na to, no, si x yung ating naka-first degree. So therefore, itong equation na to na nasa unahan, ito ay it's either naka-open siya to the right or to the left. So sa case ng ating pangalawang equation dito sa general form, yung ating y dito yung ating naka-first degree, no, kasi yung ating x ay naka-second degree. So si y is naka-first degree, so it's either naka-open ito to upward or downward. Sir, what if naka-first degree si x? Para natin malalaman specifically kung naka-open siya to the right or naka-open siya to the left, no? Dito yun, itong sign na to guys, no, kapag ka-plus ito, ibig sabihin naka-open siya sa positive x. Kapag ka minus, naka-open siya sa negative x. So kapag ka positive x, ito yun, no? Positive x. Sa positive x axis siya ng Cartesian plane naka-open. And kapag ka minus, naka-open siya sa negative x axis. So ganito yung mangyayari. So ibig sabihin guys, kung plus itong ating nandito, positive yung ating 4a, ibig sabihin nito na naka-open siya upward. And kapag ka minus ito, no, naka-open siya downward. Naka-open siya negative y kapag ka minus. Naka-open siya sa positive y kapag ka plus. Okay? So ito, ang mangyayari dito, obviously, is all you have to do is to transpose muna itong x sa kabilang side para malaman mo kung ano yung magiging sign niya. Kapag ka negative, edi naka-open siya to the negative x. Ito, again, transpose sa kabilang side and malalaman mo kung negative or positive siya. So, yun yung mag-decide. Okay? So, next is, kailangan natin tandaan, guys, that the eccentricity of our parabola is equal to 1 always. Okay? So, again, yung ating eccentricity ng parabola is always equal to 1. Yun, ito yun, oh. Next is the latus rectum. So, the length of the latus rectum is always equal to 4a. Okay? So, sa parabola ng ating latus rectum, and that is equal to 4a. So, sige nga, no, para mas maintindihan natin to guys, no, let us solve an example problem. Okay, so where is the vertex of the parabola x squared minus 4y
plus 8 equal 0. Okay, so tinatanong lamang yung vertex. Sobrang dali lamang netong example problem 1 natin. Okay, so let us solve this problem, guys. Okay, so yung ating equation ng parabola dito is already given, and that is x squared minus 4y plus 8 is equal to 0. Hindi natin alam kung saan pa-open itong ating parabola, kung nag-open ba siya to the right, to the left, upward, or downward. Okay, pero again, sa isang tingin lamang natin, alam na natin kung saan siya dapat mag-open. So again, sabi ko kasi sa inyo kanina, titingnan nyo lang yung first degree na variable. So yung ating first degree na variable dito is yung y. Ito yun, oh, y. Okay, so ang gagawin natin, guys, is itatranspose natin itong y na to na term, ito, sa kabilang side ng equation. So, ito ay transpose sa kabilang side ng equation. At ang mangyayari ay, x squared is equal to 4y minus 8. So, ngayon, pag-transpose natin sa kabilang side ng equation ng ating first degree na variable, nalaman natin na it is positive. So, positive y siya. Ibig sabihin, it is opening upward. Okay? So, di ba ang dali lang, guys, no? Malalaman mo na kaagad sa isang tingin lang kung saan mag-o-open yung parabola, titingnan nyo lamang yung first degree na variable. Okay? So, sige. So, ang gagawin lamang natin dito, guys, is kailangan nating malaman daw yung ating vertex. Ibig sabihin, all we have to do is to write this into standard form. At yung ating standard form kapag ka-opening upward or downward yung ating parabola is x minus h squared is equal to plus or minus 4a multiplied by y minus k. Okay, so isulat natin siya ng paganitong form, guys. So, bali ang mangyayari is x minus 0 squared is equal to, ilabas natin si 4. So, 4, then y minus 2. Okay? So, ayun. So, naka-standard form na siya kaagad, guys, no? So, take note, positive ito, positive. So, ibig sabihin, positive 4ay. Ibig sabihin na ito, guys, yung ating h is equal to 0, and yung ating k dito is equal to, yung ating k dito is 2. So, ibig sabihin, yung ating vertex is at 0, 2. Tapos, yung ating 4a is equal to 4, which is a nga is equal to 1. Okay? So, kapag ka tinanong yung distance from vertex to directrix or distance from vertex to focus, that is equal to 1. Okay, pero ang tinatanong dito is the vertex, which is yung ating vertex is located at 0, 2. Ibig sabihin, guys, no, ang sagot dito is letter C. O diba, ang dali lang nitong ating problem na to, no? So ngayon, kung gusto nating i-plot ito sa ating Cartesian plane, okay, so hanapin muna natin, guys, yung ating 0, 2, and yung ating 0, 2 is located here. This is our vertex. This is 0, 2. And yung ating parabola ay ito. Tapos kung gusto nating malaman, guys, kung nasaan yung ating directrix at saka yung focus, no? Again, yung ating distance from vertex papuntang directrix is yung A, which is 1. So, galing dito sa vertex papuntang baba, this is 1. So, bali, guys, ito yung ating directrix. So, ang tawag natin dito, again, is the directrix. And kung gusto nating malaman kung nasaan yung ating focus, then yung ating focus is, again, at a distance 1 from the vertex. So, galing dito sa vertex, papuntang taas, ito, which is A din, 1. So, ibig sabihin, ito yung ating focus, which is at the coordinate of 0, 3, no? Kasi 2 plus 1 ay 3. Okay? So, ito na nga yung ating parabola, at ang itong parabola na to is yung x squared minus 4y plus 8 equal to 0. Hindi tinatanong to, no? Nag-graph lamang natin, no? Kasi nga, para ma-imagine nyo yung parabola na nandito sa ating problem. Again, pero na-solve na kaagad natin yung ating vertex kahit hindi natin i-plot nga yung ating parabola. So again, guys, no, yung ating sagot dito ay letter C, and that is 0, 2. Okay? So let us now proceed to our example problem number 2. Determine the equation of the directrix of the curve y squared plus 4y minus 8x plus 12 equal to 0. Okay, so ang dali lamang din nito, guys, no? So let us solve this problem. Okay, so the problem is, determine the equation of the directrix of the curve y squared plus 4y minus 8x plus 12 equal to 0. Okay, so take note, guys, no, sa problem na to, kung hindi, syempre alam natin na this is a parabola na curve, pero take note, hindi sinabi sa problem that this is parabola. So, paano ba natin malalaman na this is a parabola? Okay, so
take note, no, ang palatandaan natin para masabi nating parabola is that isa sa mga variable, it's either x or y, yung naka-square. Ibig sabihin, guys, no, second degree yung ating x or y, isa lamang sa kanila. And automatically, yung isa sa kanila is naka-first degree lamang. Okay? So, ang nangyari dito, guys, no, sa ating equation, yung ating equation nga is y squared plus 4y minus 8x plus 12 equal to 0. So, yung ating y dito ay naka-second degree and yung x natin ay naka-first degree. So, therefore, confirmed, this is a parabola. So, kapag ka-isa lang sa dalawa yung naka-second degree tapos yung isa is first degree, automatic parabola yun, guys. Okay? So, ngayon, ang tanong na lang dito is, saan ba pa-open ito? Is this opening to the right, to the left, upward, or downward, di ba? Okay? So, kung ikaw, guys, no, ano sa tingin nyo, saan ito pag-open? Okay? So, take note na ito ay nag-open to the right. Bakit ko nasabing to the right? Again, sa isang tingin lamang natin, dapat alam na natin yung mangyayari, no? Kasi nga, take note, ang gagawin lamang is ito ay transpose sa kabilang side ng equation and kung ano yung maging sign niya, no, yun, dun pa open yung ating parabola. So, take note, ito nga, na negative 8x, kapag ka-transpose natin siya sa kabilang side ng ating equation, magiging positive 8x siya. Okay? So, dahil nga positive x, ibig sabihin, mag-open siya to the right. Okay? Opening to the right. Ito, sure na. Okay? So, ang tanong dito is, determine the equation of the directrix of the curve na ito. So, all we need to do is, kailangan natin siyang i-transform into standard form. Okay? So, take note, yung ating equation ay naka-general form. So, ano nga ulit yung ating standard form kapag ka-opening to the right or to the left? Ito is y minus k is equal to plus or minus 4a multiplied by x minus h. So, ito yung ating equation, standard form, kapag ka naka-open to the right or to the left. Kapag ka to the right, positive ito, no? Positive. Okay? Sige nga, no? I-transform natin, guys, itong ating equation. So, mangyari dito is y squared plus 4y tapos 8x minus 12. Okay, so ang gagawin natin dito is completing the square, guys. No, so kukunin natin yung kalahati. Alam natin yung completing the square, no? So kung naalala nyo sa algebra, no, ang ginagawa natin sa completing the square is ginagawa natin perfect square yung isang binomial. So ang gagawin lamang natin is kunin natin yung kalahati ni positive 4. So ang kanyang kalahati is positive 2. Then i-square natin ito. So yung square ni positive 2 is positive 4. So, mag-a-add tayo ng positive 4 dito. And ganun din sa kabilang side. Take note, mag-a-add din tayo sa kabilang side, no? Kasi nga, nag-add, hindi pwedeng mag-add tayo sa other side tapos hindi sa other side, no? Kasi mamamali tayo, no? Parang ginalaw natin yung equation. So, dito, parang walang nangyari kasi nag-add tayo ng positive 4 both sides ng ating equation. So, ang mangyari, ito na ngayon ay naka-perfect square. So, this is in y plus 2. And then square is equal to 8x minus 8. So, bali ang mangyari dito is y plus 2 squared is equal to, ilabas natin si 8. So, 8 multiplied by x minus 1. Ayun. So, ngayon guys, this is now in the standard form. Okay, nakikita natin kapareho na siya netong ating standard form. Tingnan natin guys yung ating mga elements. So, unahin muna natin yung ating h. Yung ating h, ito yun, no? X minus h man yan. So, yung ating h ay 1. Then, yung ating k natin is ito yun. So, ito yun, which is, take note, y minus k dito ha. So, dito is plus 2 man. So, ibig sabihin, k natin is negative 2. Okay? So, yung ating 4a dito is equal to 8. So, ibig sabihin, yung ating a is equal to 2. Okay? Sige. So, ngayon, ang gagawin natin, guys, is kailangan natin tong i-plot. No? Kasi, ang kailangan natin i-solve dito is the equation ng directrix ng curve. Let us now plot this curve. Okay, so, unahin muna natin, guys, is yung vertex ng ating curve, which is located at 1, negative 2. Okay? So, ayun. So, bali, guys, nasan ba yung 1, negative 2? So, this is 1, tapos negative 2. Nasa quadrant 4 tayo. So, ito nga yung ating vertex and this is 1, negative 2. Okay? So, yung ating parabola dito is opening to the right. Sabi nga natin kanina, this is opening to the right. Okay? So, let us now plot the parabola. So, ito na nga guys yung ating parabola and ito na nga yung ating parabola na, okay? So, ito yung ating parabola na y squared plus 4y minus 8x plus 12 equal to 0. Kailangan muna natin i-drawing dito yung ating
axis. So yung ating axis ay itong line na ito na dumadaan sa vertex. Okay, since naka-open siya sa x-axis, ibig sabihin parallel to the x-axis yung ating axis. Okay, so ito na nga yung ating axis. So again, ang tawag natin dito guys is the axis. Okay, so again, ito is the vertex. Tapos mula sa vertex, papuntang likod, nandun yung ating directrix. Okay? So, sige nga. So, mula dito sa vertex, papuntang likod, which is that the distance of A, which is 2. So, balik count tayo ng 2 galing dito. So, 1, tapos 2. So, nandito yung ating directrix. Okay? So, i-drawing natin guys yung ating directrix at eto na nga iyon. So, balik guys, again, yung ating distance na to is equal to 2. So, ibig sabihin, ang ating maging coordinate nitong point na to is 1 minus 2 is negative 1, then negative 2. Itong point na yan na yan. Okay? So, again, ang tawag natin dito is the directrix. Okay, so kung gusto natin hanapin yung ating focus is also at the distance of A equal to 2. So count tayo ng 2 papuntang loob ng parabola. So 1 and 2, so nandito yung ating focus. Okay, pero anyway, yung ating purpose lamang dito is makuha yung ating directrix. So take note guys, yung ating directrix is a vertical line. So dahil vertical line siya, so yung ating vertical line, constant yung ating x. Okay, so yung ating x, take note kapag ka vertical line, constant yung ating abscisa, no? So yung ating equation kapag a vertical line is yung value ng abscisa. So yung ating abscisa dito is negative 1. So therefore, yung ating equation ng ating directrix is x plus 1 is equal to 0. So again, ito na nga yung ating magiging equation of directrix. Kasi vertical line siya. Kung horizontal siya line siya guys, yung ating ordinate naman yung ating constant. So, dapat yung value ng y naman yung ating kukunin. Okay? So, again, x plus 1 equal to 0 yung ating sagot dito. And that is letter C. So, again, the answer here in this problem is letter C, and that is x plus 1 equal to 0. Okay, so thank you so much guys. No, so madami pa tayong ili-lecture in the future, no. So I hope na mag-subscribe kayo sa aking channel para updated kayo sa mga bagong lectures natin. So see you in the next video. Bye-bye. If this lecture has helped you, please like this video and subscribe to my channel. If you have any questions, you can comment below or send your questions to my Facebook page, Lectures Ni Sir Mars. I will paste the link in the video description. You can also download the PDF of my lectures and PDF references for civil engineering by visiting my site. The link is also in the video description. Thank you again, guys. Once again, this is Sir Mars, and see you in the next lecture.